Good morning guys, another tool unboxing and tool review tayo ngayon itong SATA 19-in-1 Ratcheting Screwdriver. SATA is a US company pero ang screwdriver niya ito na ito is made in Taiwan. Okay, unbox na natin. Okay, may plastic protection pa yung tip niya pag brand new. As always, lagi kong chine-check or lagi kong tinitingnan sa isang interchangeable screwdriver, very important is yung fit ng handle sa shaft. Meron kasing iba or may mga nakita kong ibang brands, very loose, hindi maganda yon kasi natatanggal yung shaft and yung handle pag ginagamit. So sa case ni SATA, ayan, tightly fit yung shaft and yung handle. So maganda siya. Then meron ding itong handle pala muna. So nandiyan ang kanyang logo, SATA, then yung model number 09350. Meron din siyang multi-function, ayan yung ratcheting function niya. Tatlong modes 'yan, yung forward, yung lock, tsaka yung reverse. Okay? Middle part is yung lock part, ibig sabihin hindi magwo-work yung ratcheting function niya, parang regular screwdriver lang siya. Hindi siya mag ayan, hindi siya umiikot or nagra-ratchet. Then forward position, pag maglalak, i-screw tayo, magta-tighten ng screw, ano? Yan. So ayan yung ratchet niya. Okay? Then yung reverse, ayan. Okay, for loosening screws naman itong position na to. Then yung middle portion is the lock position. Ayan, hindi siya umiikot. Okay. So itong bottom part niya is bit storage to, no? Or yung drill bit storage niya. Okay, or ayan. Check natin. So meron siyang extra or additional 6 screw bit tips na baliktaran lahat. Okay. 6 pieces 'yan. Tapos itong naka-install naman sa kanya is ayan. Dalawa 'yan, baliktaran din. Okay. Yung mga sizes ng bits niya, ipo-post ko na lang dyan kung ano yung mga inclusive sizes, ano. Tsaka kung Phillip or flat screw tips, yan, post ko na lang. Okay. Speaking of tips pala, ang tips ni SATA is magnetic tip. Yan. Demo natin. Okay, magnetic tips din siya. Problema mo lang dito sa mga ganitong interchangeable, lalo na dito sa ratcheting specifically, dahil may mechanism siya na ratcheting, very bulky yung very bulky siya as screwdriver compared nyo sa regular size. Ayan, very bulky talaga yung handle niya, no? Kung siguro, kung kayo ay balak niyong ilagay sa holster or naka-holster lagi kayo, medyo inconvenient siya. Nagko-consume masyado ng space. Ayan, napakalaki. More on ano siya? More on kung naka-pouch kayo or naka-tool bag, mas bagay siya sa pouch or tool bag kaysa sa holster. Okay? Ang isang problema ko pang nakita or hindi ko nagustuhan is dahil meron nga siyang tip, may storage nga siya dito sa back part niya. Yan, kung maririnig nyo, ayun, hindi nagwawobble yung parts niya, very good yung quality, no? Pero dito sa storage part, pag gumagalaw, ayan, medyo kung
baka mairita kayo dahil laging may kung may kumakalog. Okay? So yun lang naman, pero overall ayan, maganda siya. Price range is around 1,500 Philippine peso. Okay, thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Bye. Idagdag ko nga rin pala, no? So obviously from the color pa lang nung handle, non-VDE siya or not electrically insulated handle siya, no? So do not use on live parts or live components. Okay, thank you.